Ito po no, sa ating liham ni Lolo at Lola, nakatanggap po ako ng isang sulat mula po kay Mami, hindi na Mami to, Lola na to, Lola, adorable, ng Tabuco, Naga City. So ito po yung kanyang liham. At basahin natin, pakinggan natin si Lola. Dear Dr. Gary C., palagi po akong nakikinig sa radyong DCRH Lunas at sa Gabay sa Kalusugan. Nasiyahan ako dahil marami akong natututuhan tungkol sa nararamdaman ng mga kaedad ko o senior citizen na katulad ko. Totoo po ang sinabi niyo na matitigas ang ulo ng iba. Gustong gumaling agad pero di naman sumusunod sa payo ng doktor. Kasi po hindi nila matiis na di gawin ang gusto nila katulad ng masasarap na pagkaing bawal. Napag-alaman ko rin na at natutuwa ko na nagbibigay kayo ng mga babasahin tungkol sa Gabay sa Kalusugan. Gusto ko rin po padalan mo rin ako para basahin tuwi-tuwi na. Ibabahagi ko rin ito sa aking mga kaibigan at kamag-anak. Palagi ko po ito binabanggit sa kanila at tuwing magkikita kami. Gusto ko po ang paliwanag nyo tungkol sa mga gamot na binibigay ng mga doktor, lalo na yung mga side effect. Ako rin po ay umiinom ng gamot para sa high blood at sa puso. Ito po ay ang Verapamil o Isoptin SR 180 mg, Aldactone or Spironolactone, at Lanoxino Digoxin. Pwede po bang pakidiscuss kung ano yung mga posibleng side effect ng mga gamot na nabanggit ko? Okay, so yung Verapamil po ay isang gamot po yan sa alta presyon. Binibigay din yan sa mga taong sumasakit ang dibdib o yung may tinatawag na angina pectoris. At ang action po niyan ay rinirelax ang blood vessel, muscle, no? So yung muscle mismo ay rinirelax para bumuka ang ugat at gumanda ang daloy ng dugo. Ang mga posibleng maramdaman ng isang pasyente no, na side effect nito ay constipation at saka dyspepsia. Yung pakiramdam nyo palaging may hangin o palaging dumidighay o kinakabag. Yung isang gamot naman na nabanggit nyo na spironolactone, yan po yung generic name, ay isa pong diuretics at ang purpose po niyan ay mabawasan po yung sobrang tubig sa katawan nyo na nagbibigay ng pamamanas. Ang posible naman epekto nito ay pamumulikat o pakiramdam nyo ay nahihilo o minsan drowsy, parang bangag, ganyan. Yung isang gamot na nabanggit nyo na may generic name na Digoxin, ito naman ay binibigay sa mga tao mahina ang pagtibok ng puso. Ang pinaka-common na dinadaing ng pasyente na umiinom nito ay ang paglabo ng mata. Yan. So yan po yung sagot doon sa inyong tanong. Then, yung sumunod, may tatanong siya tungkol sa spleen o ito yung para sa sakit niya, sakit ng kanyang pamangkin no, na edad 11 years old na nasa ospital daw nung panahon na natanggap ko tong sulat na ito. Okay, 2 linggo siya na nasa ospital, mahinang kumain at sumasakit ng tiyan. Maraming salamat po at ano ba to? Maraming salamat po at nakagawa ng paraan para may uwi ang ano, ang bata no. At nagpapasalamat siya at nakakapagkonsulta na raw siya sa pamamagitan ng pagsulat. Yan. Marami pong problema sa spleen, no? Dapat yan, makita natin yung blood test, malaman kung anong dahilan, no? Pero ang spleen, tinatawag na graveyard ng ating red blood cell. So yung ating red blood cell, pag ito ay lumampas ng 120 days sa ating sirkulasyon, yan ay namamatay. At ito pong spleen, yan yung pinakalibingan nila. Yan, yan ang ibig sabihin ng spleen, graveyard ng red blood cell. Ngayon, ang isang ano rito, nako, ayun ang problema natin. Ito po ah, tingnan niyo po ah. Basahin na lamang ninyo sa radyo yung pangalan ko at edad ko, subalit yung apelido ko, huwag niyo na pong babanggitin. Yan. Ang pangalan niya po ay Victoria, ang kanyang edad ay 78 years old. Lola Victoria, pero nabanggit ko na po kanina, doon sa pagbukas pa lang ng inyong letter, yung adorable. Galing po kay Mami Adorable, kanyang apelido. Maganda po yung anyong apelido, ha? Adorable. Dr. Gary C., nakikinig po ako sa inyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito pong sinasabi ni Lola ay Lunes, Miyerkules, Biyernes dito po sa Lunas Health Academy, 7:30 ng gabi hanggang 8:30 ng gabi. Kasama ko po si Mr. Chris Capulso. At tuwing Sunday, nakikinig din siya sa atin. Dito po yan sa DCRH, Sunday, 5 o'clock po, Gabay sa Kalusugan.
Maigi po na paulit-ulit ang inyong paliwanag para di namin makalimutan. Yan. Hangad ko po ang tagumpay ng inyong palatuntunan. Huwag na po nyo basahin sa radyo ito. Paano ko na magbasahin? Kitang-kita. Ang address ko po, si Mami Victoria Adorable ay taga Tabuco, Naga City. Hintayin ko po ang mga babasahin. Umasa po kayo. Padadala ko po sa inyo. Gusto ko po ang programa nyo dahil may moral lesson, lalo na sa mga tao may magulang o lolo at lola, maging mga uncle o auntie na nakatulong din sa kanila. Sana hindi ka mawawala sa radyo. Gusto po ako ng DCRH, tumanda po ako, dito na po ako. Mas masaya rito, Vic. Ipagpatuloy nyo po ang inyong magandang gawain. Salamat. Sana madaming sumulat sa inyo at maraming gusto ang inyong programa. Galing po kay Lola Victoria. Si Lola Victoria, taga Naga, so Bicolana. Ito ang kakantahin ko sa inyo. Hahandugan kita ng kanta, Lola Victoria. Ang title, Sarumbanggi, Bicolano Song, 1897. Ang composer, Potenciano Gregorio Sr., pinanganak noong May 19, 1880. 17 years old po siya nung kanyang sinulat itong Sarumbanggi. At siya ay dating nakatira dyan po sa Libog. Tama po ba yung mga taga Bicol? May tama bang pagkabigkas ko? Libog. Na ngayon ay Santo Domingo na po ang tawag. Santo Domingo Albay. Yan. Kasi pag Libog, pag dinikit mo, Lib, tsaka Og, Lib, Libog talaga ba ang basa rito? Baka mamaya mali ang basa ko, ha? Kasi kung ito'y pinagdikit, ang basa ko iba eh. Libog talaga eh. So, ito po, para po sa inyong lahat. Harana ni Papa G. Ito, hinahandog ko po sa lahat ng mga Bicolana at hinahandog ko po sa lahat ng mga senior citizen na nakikinig sa atin. So, una-una, may reminder nga pala ako na yung aking Facebook account ay na-hack at mula nung Lunes ng alas 7, medya ng gabi, hindi na po ako gumamit ng Facebook. So, kung meron po kayong mga natatanggap na mensahe o kaya meron mga hindi magandang nakalagay doon, hindi po ako naglagay noon. So, ako'y humingi ng paumanin sa mga nakikinabang na wala na po at wala na po akong plano na magkaroon ng Facebook account. Gusto ko nga na malinis ang hangarin na makatulong sa tao, pero ang problema, kung ito naman nagagamit sa hindi maganda, mukhang ayoko naman magamit yung pangalan ko. So, maraming salamat po sa mga nakakaintindi at para sa inyo po itong kantang to, Sarumbanggi. Sarumbanggi sa higdaan, nakadangog ako, ninuminin sarong gamgam sa luba ko. Katurugan bako kundi sibong boses iyong palan. Dagos ako bangon si sakuyang mata iniluklat. Itong kadigluman ako na nalagkalag. Sa isa kong pahiling pasiring paitaas, simong lawog na magayon maliwanag. Isang gabi maliwanag, ako'y naghihintay sa aking magandang puso ko, at ang diwa ko lagi nang nangangarap. Malasin mo giliw ang saksi ng ating pagmamahal. Bituin nagmimingning sa sikat ng talat liwanag ng buwan. Pari nagsasabi ng pag-ibig ko'y sadyang tunay. Araw gabi ang panaginip ko'y ikaw. Araw gabi ang panaginip ko'y ikaw. Harana ni Papa G. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 5 ng hapon, gabay sa kalusugan, kasama si Dr. Gary C.